Hey guys, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-usapan na naman natin. So I'm going to share with you guys. Of course, nakita niyo naman siguro sa thumbnail and sa title natin. So it is all about my 14th week of my pregnancy. So 14th week of my pregnancy is May 19, 2020. Ayan, syempre, kailan sabihin, para pag napanood to ng baby ko later on. Ang saya no. Yes, so, yeah. May 19, ang inyo sa labas. May 19, 2020. And that was my 14th week of pregnancy. So, ika 14th week ng pregnancy ko, parang some changes. Kasi, di ba nga, 13 weeks. First akong na-check up and binigyan ako ng vitamins. Yung vitamins na binigay sa akin nag-cause sa akin ng morning sickness. Kaya pinalitan namin. So, ganun pala yun guys. Yung sometimes pala sa vitamins na kukuha yung pagkakaroon ng morning sickness. O akala ko talagang ano lang. No? So, ayun, nagka-morning sickness ako dahil sa vitamins. Kaya in-stop ko yun. And nagpaano ulit ng bago vitamins, nag-change ng another vitamins. So, ang experience ko ngayon is parang medyo nahirapan akong matulog. Ayan, and sobrang hirap. Sa gabi, ang hirap kong kunin yung pagtulog ko. Meron pa, nung 13th week ko talaga, as in severe, parang ganoon yung nangyari. 3 days na wala akong tulog. Hindi ko alam dahil ba sa body changes na nangyari. Kaya ganun. So, rinisitahan ako ng OB na pampatakaw daw. Siyempre, kain ka ng kain tapos antokin ka na after. Kaya sabi ko, ayoko naman masyadong tumaba and ayoko naman na yun nga, tumaba or pati si baby tumaba tapos masigas, di ba? Kasi kain ng kain. So, in-stop ko yun. Parang tatlong vitamins lang na inom ko. In-stop ko na yung vitamins na yun. And, ayun, parang after that week, pagpasok ng 14th week, ngayon, 14th week na, eh, ayun, naging okay naman na yung feeling ko, pakiramdam ko okay naman na, and medyo nahirapan na lang matulog. Kaso nababawi naman. Ayun nga lang kasi naantok ako. Parang gusto matulog mga about 8, 9, din. Kaso nakakatulog ako 11 or 12 na ng gabi. Tapos okay lang din naman for me kasi nagigising din ako ng 10 a.m. Sobrang talagang binabawi ng katawan ko yung time na hirap ko matulog. And ang mahirap ihi ng ihi, ayan, parang nakaka-bother na kasi every time, parang every minutes or 5 minutes yung ihi ng ihi. Hindi naman pwedeng bawasan mo yung itik na tubig kasi nga mga pregnant is prone yan ng UTI kasi na-try ko yun. Yeah, ngayon lang na-experience ko yun kaya ayaw kong i-stop yung pag-inom ng tubig. And continuous pa rin ako guys sa pag-workout ko. I ask my OB kung okay lang na i-continue ko yung pag-workout ko kasi sanay yung katawan ko sa workout. So parang hinahanap-hanap ng katawan yung workout. Sabi niya okay lang na basta mga mild na workout. So hindi niya ako binawalan. Kasi okay naman sa baby, makapit naman, tsaka mataas. Hindi naman sensitive yung ang pagpupunta. So, pinayagin niya ako mag-workout. Ayan. Ewan ko lang guys sa iba kung bawal sa kanila. So, about my baby. Ayan. Wala pa naman ako nararamdaman na sipa or anything na paggalaw ng baby. So excited about that. And gusto na talaga namin malaman yung gender niya para makabili na din ng gamit. Kaso, sabi ng OB, baka nasa 5 or 6 5 months or 6 months pa ganyan na pwedeng malaman yung gender niya. So, we're excited about that. Pero, na-feel ko kasi, we have a baby boy. Ayan.
yun talaga yung nafe-feel ko. And sabi kasi nila mafe-feel mo yun. Tsaka ano nga pala guys, and wala akong na hindi po pumangit yung skin ko. Hindi din ako nagkaroon ng sobrang daming pimples. Hindi rin ako na-haggard. Ayan. Parang in my mind, gusto ko pa rin na alagaan yung sarili ko during my pregnancy. Yung okay ka pa, yung glow, ayan, happy, walang stress, ganyan. Gusto ko kasi ganun. I think sa isip-isip lang yun, sabi nila kasi nakakapangit ang magbuntis. Pero wala pa nang pong nangyayaring ganun na changes sa akin. Yung pag-itim ng ganito, kilikili. Ayan. Pag-itim ng kilikili. Tsaka ganito, nahantay ko, wala pa naman, so thankful. Ayun lang yung change na nangyari yung, ayun nga, lumalaki yung baby womb. Tapos yung Lianera Negra, parang nagdadarken siya. And yung around of your nipple, parang talagang umiitim, ganun. Sana bumalik din after mga anak, ganun, no? Kasi ang pangit! So, ayun guys, that's my experience ngayong 14th week of my pregnancy. And so, kung nagtataka kayo, nag-video ako kanina, nauna na, and that's about my first trimester. And then for 14th week, yun na namin yung damit ko. Baka mag-film pa ako mamaya, ito na namin yung damit ko. Natawad ako mag-bihis. So, ayun kasi, naka-quarantine tayo, walang magawa. Ayan. Diba, walang magawa na i-quarantine. Ang hirap nga lang ngayon kasi na i-quarantine. So, ayun guys, that's my 14th week.